Dalawang OFW ngayon ang hawak ng Japanese police dahil sa pagkamatay ng dalawang mag-asawang Hapon. Abandonment of the corpse o pag-iwan sa bangkay ang nakitang dahilan ng mga otoridad sa Japan, kaya nila inaresto ang dalawang Pinoy. Lumalabas raw na match ang DNA test ng isa sa mga inarestong Pinoy sa DNA sample na nakuha ng crime scene. Si Alvin Pelobelio nagbabalik para sa iba pang detalye ng balita. Abandonment of the corpse o pag-iwan sa bangkay. Ito raw ang nakikitang dahilan ng mga otoridad ng Japan upang arestuhin ang dalawang overseas Filipino worker sa nasabing bansa matapos matagpuan ang mga labi ng mag-asawang Hapon na sina Norihiro at Kimi Takahashi. Unang inaresto ang mayroon ng Japanese residency na si Hazel Ann Morales at sumunod na araw na aresto naman si Brian De La Cruz. Sa De La Cruz ay nagpositibo sa DNA test na isinagawa ng Japanese authorities base sa mga nakuhang blood samples sa crime scene at nakita sa kuha ng mga CCTV footages. Nasa kustodiya pa rin ng mga otoridad ng Japan ang dalawang OFW. Nakahanda naman daw ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng tulong sa mga naarestong OFW. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Layo Kakdak, nahikirami umano ang departamento sa pagkasawi ng mag-asawang Hapon kasabay ng pagtitiyak na maibibigay ang nararapat na tulong sa OFW na itinuturing ng mga sospek sa pagpaslang sa mag-asawang Hapon. Kabilang narito ang paikipag-ugnayan kay Ambassador Milen Garcia at sa Philippine Embassy sa Tokyo. Inatasan na rin daw ni Kakdak ang Migrant Workers Office sa Tokyo upang bisitahin ang mga sospek. Kahapon, una nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ni spokesperson Maria Teresita Daza na nakausap na umano ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo ang dalawang suspek. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, bibigyan daw ng abogado ang dalawang OFW. Mayroon naman daw piyansa sa bansang Japan pero pinag-aaralan pa raw ng mga otoridad kung mayroon bang indiction sa kaso ng dalawa. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ng Japan hinggil sa insidente. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.